Umaga. Oy. Malayang araw. So, anong ngayong araw na to? Anong ginagawa niyo? Gagawin niyo? Ah, sa ano tayo, baka. Tsaka nag-aral tayo ng tungkol sa ano eh, sa mga guya, sa mga kalp. Yung mga kalp ang tawag, o guya. O dun sa mga anak ng baka. Mm. Mga baby. Tingnan natin kung anong kapag-aralan. Sige, tanong mo lang. Joseph, sanay lang. Oh. Sabi mo kanina. Oh. Ano, pinag-aralan nyo, mga calves o anak ng baka. Oo. Ano naman talagang ginagawa doon? Anong gagawin nyo pagka anak ng baka? Pagka nanganak na kasi yung baka, unang-una, parang yung tao lang, kailangan painumin mo kagad yun ng colostrum. Yung colostrum, dapat mga 2 to 3 hours nakainom na yun. Okay. Tapos yung dami, mga 10% ng body weight ng baka. So kung mga ano siya, 50 kilos, mga 5 liters yun. Ano pa ang ginagawa? Ito yung ano, medyo interesting. Kasi diba sa tao, pakapanganak, ilalagay mo dun sa nanay. Diba? Sa baka, lalo na sa dairy, no? Dairy yung pinag-uusapan natin. Kailangan, after mong mapainom ng colostrum, iwawalay mo kaagad dun sa nanay. Diba? Medyo harsh. Kasi ang explanation dun, yung rational dun, para hindi magkaroon ng emotional attachment. Okay? Kasi, ginagatasan nga natin siya. So, hindi pwede na magkasama yung dalawang yon. Sige, mamaya may tanong uli ako. Sige. Oh, andiyak naman sa baka. Oo. May tanong lang ako. Oo, sige. Ano yung sabi mo iwawalay ang mga ganyan? Iwawalay? Sa inahin. Ano yung gatas ng inahin? Ito parang paano mo siya, ano, wala siyang milk. Kukuha ka lang ng gatas doon, okay? Tapos, ang tatandaan mo lang, dapat 10% ng body weight ng ano baby, yun yung gatas na ibibigay mo. That way kasi, makakatipid ka, tapos yung sobra doon na gatas doon sa dairy cow mo, ay pwede mo nang pambenta. Ganon. Ganon? Yes. So, dedehin mo na nga yan? Yeah. Dede ka, o. Dede ka muna sa kamay ko. Ayan, o. Hindi ko makakakal. May gatasan dito. Ito yung ano, nilalagyan ng gatas. So sabi mo kanina tungkol sa yung nasa calves. Sige. Ganun. Gano'ng katagal ba gagatasan yung calves? Bibigyan mo siya ng gatas, ano, mga 2 to 3 months bago mo siya iwawalay dun sa paggatas. Bakit mo naman siya iwawalay dun sa paggatas? Siyempre sa dairy natin, instead na ibenta muna yun, di ba? Kasi pwede naman siya magdiretso ng forage. Tapos, gusto lang din idagdag na 2 to 3 weeks, pwede ka na mag-start nung creep feeding na tinatawag. Ano yung creep feeding? Yung creep feeding, di ba, nagbibigay ka ng gatas sa kanya. Tapos, pakunti-kunti, binibigyan mo na siya ng concentrate. Parang sinasanay mo na. Okay, yung digestion niya, yung pagkain niya, hanggang sa kaya ng kumain niya. So, mga 3 months noon, pag nasanay na siyang kumakain, yun, pwede mo na siyang iwalay dun sa paggatas. Ganun? Kaya mo bang buhatin yan? Oo, kaya to ni Kuya, mabigat eh. Hindi, kaya. Ito yung nagaya ng gatas. Pag merong laman. Alas 5 na, oh. Ayun, bye-bye. Malayang araw sa ating lahat. Yun.
Sige, paalam na rin. Till next time.